So, ito na mga kabit, ito na yung part 2 ng ating top overhaul sa ating Mayus 40. Nagpalit tayo ng intake valve at saka mga gasket, yan. So, ito na mga kabit, dito naman tayo sa head. Dugan muna natin. Magkabila. O, pansinin nyo yung ano, yung sa intake. Oh. Sobrang laki na ng inilabas nung tapit screw natin. Oh no! Tumaas na kasi lumubog na dito sa ilalim. So, ang inilubog niya, ang laki na. Oh. Tapos tanggalin natin yung screw dito mga kadayo. Allen screw. Tanggalin natin. Tapos yung kanyang stopper. Para hindi lumabas yung ating cams. Tapos bunutin natin yung cams. So kailangan natin ng ito. Dalawa yan mga kapit. Gamit lang kayo ng tornilyo na may thread tapos kuhanin nyo lang. Tigas to isa. Isang rock ram natin. Okay pa naman, wala pa namang gas-gas mga kaduwi. Tapos yung cams natin naka-LHK 6.5 tayo mga kaduwi. So power of indot lumulas. Nadumihan tuloy. So far okay pa naman yung kondisyon niya. Hindi pa naman siya gas-gas. Yeah. Okay. Tapos, itong isa hindi natin mahugot. So, kailangan natin ng radong dito, pamamaraan para matanggal. So, yan ang natin, pinihit muna natin para ma-refresh siya. Medyo tumigas eh, haka ng ayaw. Ayun, yan, natanggal na natin. So, ito yun. Ayun nga lang, hindi matanggal ngayon. Mamaya na yan. Yung ating intake na rocker arm, okay pa naman. Wala rin gas-gas pa. At, tanggalin na natin mga kaduit itong valve. Ligot yan. Ligot. Mamaya na. Mamaya mo na lang isan. At hindi mo pa kinabit. Kaya punasan ko eh, ang dumi. Okay na. Ay, kabit natin sa motor ko yan. So, ang pagbaklas mga kaduit, ganito lang. Hawak lang, hawak. Tapos, talo ng konti. Eh, ano yung mga ayaw? Pahawak na. So, yun. Tapos may dalawang lock. So nakasan na valve spring tayo 5 turns. 6 turns ba to? 1 2 3 4 5 6 turns. Boss, sa kabila ganun din. Palo lang, intig na palo lang mga kaduit. Valve mga kadit, pwede nyo nang bunutin. Ayan.
May dalawang bulb siya. Ito yung exhaust natin. Ah, intake. Oh, tiyan mo, lumiit na oh. Tapos ang ano niya, ang katawan niya. Palubog na talaga siya, palubog. Yun nga lang kagandahan dito sa bulb nito, makapal kaya hindi siya lumusot. Kung lighten to, sigurado lusot to sa loob. So makapal siya oh. Tapos ito yung ating exhaust. So takasago yung exhaust natin. Okay pa naman, maganda pa naman oh. Makapal pa naman. So sunod na lang natin ito palpan. So mamaya na kaya natin baklasin mga kapatid. Mag-set muna tayo ng bulb. Set muna natin bago natin tanggalin yung bulb seal. So may dalawang bulb seal yan. Yan, yan. Ito yun, tanggal ko na. Ayan, ito yung isa. Yan. So, mag-set muna tayo. Ang ipapalit nga pala nating bulb ay stock. Stock ang ipapalit natin. So, biruin nyo mga kaduit. Ayan o, ganyan yan halos. Kalapad nung ano, sinit natin. Tapos ngayon oh, yun yung difference. Sumobrang late na kasi pumasok na siya sa loob. Grabe. Ito yung exhaust natin. So linisan muna natin bago natin. So yan mga kapatid, magsisit tayo ng bulb. So pansinin nyo yung bulb nya tama. So babawasan natin itong ipapalit natin sa intake para hindi siya magtama. So yun dati, yung nakakabit natin. Kaya kung makapansin nyo. Pansin ko mga kadit, parang hindi na magtatagal yung bulb natin, nagkaroon ng tama oh. Tetesting natin mga kadit kung mahahasa to. So hasahin muna natin. So gamit tayo mga kadit ng ating cordless na drill para siyang gagamitin natin. Mukhang magkakaproblema tayo mga kadit sa ano, head natin. And 46 minutes later. Okay na mga kaduit. Wala na siyang tagas. Isa pa nga. Yan, wala nang tagas. Okay. So, ikasa natin yung cams para malaman natin kung meron o wala. Pero bago ang lahat, bawasan muna natin ng konti itong harap. Saan ba bawa mo? Ano yun? Ang galing. We'll be right back.
May one peg dyan, di ba? So, binawasan natin mga kaduit kasi malaki masyado. Tinesting na natin. Tagas mga kaduit. Ay, successful! Kabila! Palis kunti. Meron pa siya akong exhaust mga kaduit, kunti. Ito ka na. So, nagkaroon pa ng konting tagas mga kaduit. Ipapalis na lang natin. Okay na yan. Papalis na lang natin ulit ng konti kasi nagbawas tayo ng konti. A few inches later. So bubuin na natin. So una ilagay natin itong palitan muna pala natin ng bulb. Ayan, dalawang bulb seal mga kaduit. So sa pagpalit mga kaduit ng bulb seal natin, dalawa. So dalawang bulb seal mga kaduit. Ito sa gisara pala yan. Original, mga genuine yung binili natin. So yan. Isasalpak nyo lang yan dyan sa butas. Yan, dito, yan. Yan, press nyo lang, press. Yan. Kabila. May ring lock naman yan. Push nyo lang yan. Pusa naman yung papasok. Tapos lagay nyo yung bulb sa intake. Exhaust pala, exhaust tapos intake. Yung intake mas malaki kaysa sa exhaust. Okay. So yan, ikabit na natin mga kaduit yung bulb. Ang gagawin naman natin ngayon ay kakabit na natin yung spring. So kailangan natin ng pangkalang sa ilalim. Kailangan natin ganyan. Tapos lagay natin yung bulb spring. Wala na tayong washer sa loob kasi tinanggal na natin. Dahil naka ano tayo, 6 turns na bulb spring. Bulb lock. Lagyan natin ang bulb lock. Ayan, tapos mahalaga ito mga kaduit, itong bulb pusher.
Ayos, kabila. Spray. Ating washer. Tapos bulb lock. Yun. Okay na mga kadit. Okay na. Ang next naman mga kadit, kabit natin itong rocker arm nya. So unahin natin kabit to. So ang pasok, patagilid. Yan, patagilid. Tapos saka mo i-sentro. Yan. Tapos lagay ang bulb lock. Ang pin. Rocker pin. Sa kabila, ganun din. Hawakan nyo ng ganyan, tapos patagilid, papaganyan ang pasok. Ayan. Pagdating sa loob, saka nyo ngayon pipihitin. Okay, tapos lagay natin ang cams. Sa cams, lagay nyo na langis. Tapos dito sa loob, lagyan nyo rin. Tapos, pasok. Yun. Tapos, i-push nyo ng konti yung pin, yung dalawang pin, i-push nyo ng konti. Sagad nyo ng konti. Tapos saka nyo ilagay naman itong kanyang cam lock. Ilagay nyo itong cam lock. Cam lock o cams guard. Yan. Okay. Tapos mamaya na natin i-adjust yung bulb mga kaduit. I-ano na natin. Set na muna natin doon. So doon naman tayo sa ating torque.